Alright, good morning guys. For today's video, tara samahan nyo ako. Kita nyo yan. Maglilinis tayo ng snow. Kasi hindi po pwedeng hindi linisan. Kasi trabaho na bukas. Ayan, Merry Christmas po sa inyong lahat. Sa ating pong mga kababayang OFW dyan. Saan man kayong panig ng mundo. Merry Christmas and Happy New Year. Tara. Ayan oh, malaki-laki yan. Samahan nyo ako. Tingnan nyo kung anong gagawin ko rito para malinis to. Alright, Merry Christmas po sa inyong lahat. So, ito po yung area namin. Ito po yung pinaka harap po ng aming company. So, every time na winter season ay kinakailangan po naming linisin ito. Dahil po, mahirapan po yung aming forklift, no? Na dumaan dito kapag hindi po namin ito inalis, inipon. So ayan po, ito naman yung sa bandang gilid. Inuna ko man yung gilid, yung papunta ng CR. And at the same time, ito rin po yung ating ano, ating service ano. So kailangan nating linisin ito, tanggalan ng snow, and at the same time paandarin minsan kasi hindi po ito andar kapag hinayaan lang natin itong nakabalot sa snow, di po natin pinapaandar kasi na sobrang lamig po. Negative po yung temperature, kaya ginagawa ko ay umaga tsaka sa gabi pinapaandar ko siya saglit. So ayan, so ganito na po yung ano namin dito nakagawian every time snow rito po sa bansang South Korea, no. So dito po sa pagkakataong ito, ako lang po pala rito mag-isa yung naglinis ng buong kumpanya namin. Nag-ipon ng mga snow, no? Gawa ng sa sandali kasi na ito ay yung kasama ko ay nandun sa mga kamag-anak niya. Kasi ito po, during this time is ano po ito, December 25 talaga. So pumatak po ang snow is December 25. Kaya it's so happy naman na ako lang mag-isa, kaya exercise na din. Ito po yung ginawa ko. Tatlo kaming Pilipino rito, pero since yung isa nasa Pilipinas po sa mga panahong ito, kaya yan, ako lang po muna. Okay na rin yan para pampabawas po ng ano, mga taba-taba ba, di ba? Ganda po yan sa katawan. Exercise, tas malamig. So nasanay na po kami ng ganito ginagawa namin. So kahit hindi po kami inuutusan, ay ginagawa na po namin ito kasi kami lang din po ang mahihirapan kapag ka hindi po namin ito inaalis. Anong nasa Pilipinas pa lang po ako ay talagang ninanais ko talaga na maranasan or magkaroon ng experience ano sa snow. Kaya ito, sobrang experience naman ito kasi dito po sa South Korea tayo pa ay mag 11 years na at sawang-sawa na sa snow. Ganun pa man, kailangan nating magtiis dahil may mga pangarap po tayo na nais nating maabot ano, para sa pamilya, para sa mag-ayos, para sa maayos at magandang kinabukasan, no? So tayo po ay nangangarap hindi lamang po para sa ating sarili kundi para rin po sa pamilya at sa mga tao na gusto po nating tulungan ano, mga kababayan ko, kasi masarap po sa pakiramdam yung makatulong ka sa kapwa mo, no? So sa inyo po lahat mga kababayan, maging nasa Pilipinas man kayo or nasa ibang bansa, thank you po sa walang sawa nyo pong panunood at pagsuporta rito sa channel natin, maging sa Facebook page natin na I am AJ Vlog din po, ano. During winter season po ay hindi po basta-basta yung lamig. Sobrang lamig po talaga. Grabe pong lamig po talaga kapag ganito mga panahon. Ganun pa man, tayo ay nagpapasalamat at patuloy na magpapasalamat sa ating mahal na Panginoong Hesus sa biyaya na palagihan niya pong ipinagkakaloob sa atin, sa proteksyon, hindi lamang po sa atin kundi sa mga kasama natin sa trabaho, sa kumpanya. And at the same time sa aming mga pamilya sa Pilipinas, ano. So sila po ang purpose. Kaya kami po ay ng ibang bansa, no.
para maitaguyod ang maayos at kapakipakinabang na pamilya, no, sa ating lipunan. So, ganun po dapat tayo, mga kababayan. Alamin po natin lagi kung ano ba talaga ang ating purpose, kung bakit ba tayo mga ibang bansa. Kasi maraming mga tao na ng ibang bansa na naligaw, kumbaga, napabayaan ng pamilya kasi nagkaroon po ng siguro nagkaroon ng bisyo, at yung masaklap pa yung iba dyan ay nagkaroon ng ibang pamilya. So wag po natin yung tularan yung mga kababayan natin na ganun, kasi kawawa po yung mga anak, kawawa po yung pamilya. Sobrang nakakaawa po. Next year po pala mga kababayan ko, kagaya po ng nauna kong vlog, sa taon pong 2024 ay magkakaroon po ng maramihang tawag dito, maramihang kailangan ang South Korea ng mga manggagawa, no? So kung ikaw ay isang aspirant na nanonood ngayon rito sa channel ko, galingan mo ang iyong pag-aaral ng Korean language nang sa ganun ay makapasa ka po sa exam, kabayan. Huwag kang sumuko hanggat hindi ka nakarating at nakapagtrabaho rito. So ganun po ako rate. Napakaraming problema ang dinanas ko bago ako nakarating dito. During exam, sa pag-aaral, ganun pa man. Sa kabila ng lahat-lahat ng paghihirap na yon, ay napalitan naman ng ginawa nung tayo po ay nandito na. Pinagkalob sa, ng Panginoon natin na tayo ay makarating at makapagtrabaho po rito sa bansang ito, ano, sa South Korea. Hindi po madali ang trabaho rito sa bansang ito, mga kababayan ko. Baka ang iniisip ng iba kapag nakarating at makapagtrabaho na kayo rito sa bansang ito ay napakadali lang. Ngayon sabihin ko po sa inyo, mahirap po ang trabaho rito sa bansang ito. Pero may mga pailan-ilan naman ng mga trabaho na mga magagaan, ano, yung mga electronics yan, mostly mga ganon, magagaan lang. Kaya lang karamihan po kasi rito sa bansang ito ay talaga naman mga 4D jobs, ano, mga 3D jobs, ano, mga mahirap po talaga at delikado. Ganun pa man, ang importante makarating tayo rito, makarating kayo rito mga kababayan ko, ano. Mag-iingat lang po tayo lagi talaga sa pagtatrabaho. Dapat meron po tayong presence of mind kapag tayo po ay nagtatrabaho, ano. Huwag isama, huwag dalhin sa trabaho kung ano man yung mga problema natin, ano. So natural po yan na tayo ay malungkot, mahumsik, magkaroon ng problema sa ating mga pamilya sa Pilipinas or kung sa ano pa mang kadahilanan. Palagian lang po nating gawin ay manalangin talaga sa Panginoon, kasi siya po talaga ang magbibigay sa atin ng lakas, talaga lakas ng loob. Dapat palakasin natin din ang ating, hindi lamang po ang ating katawan, kundi ang ating buhay espiritual, ano, kasi tayo po ay kumbaga dumadaan lang po sa bansa, sa mundong ito, ay kailangan nating pangalagaan at palaguin pa po ang ating espiritual na buhay, ano. Dahil ang Panginoon po ay nandyan po siya, regardless man po ano yung nangyayari sa ating buhay. Masama man yan o pangit man yan, nandyan lamang po ang mahal nating Panginoon. Bastang importante, huwag na huwag tayong makalimot na tumawag sa Kanya, manalangin sa Kanya, at sumamba sa tunay na Diyos. Walang iba kundi ating mahal na Panginoong Hesus, kasi siya po, siya lang po ang talagang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob, lakas ng katawan, at siyang nakakaalam ng ating kinabukasan. Kaya huwag tayong makalimot sa Kanya. Yan po talagang dapat natin gawin. So kung napansin nyo po rito mga kababayan, dalawa na po yung ginamit ko dyan, ano? Kasi nung una ang ginamit ko isa lang, kaya lang sobrang lamig na. Sabi ko kako, magdagdag ako ng isang ano, pangkudkod para mabilis matapos, kasi ako lang mag-isa, kailangan kong tapusin ito, kasi kapag hindi ko matapos ito ay siguradong titigas ito. Mahirap po, mahirap pong madaanan ito ng forklift namin kapag ka mag-loading, mag-unloading. Pag may mga deliveries, mahirap po. Kaya
ito ginawa ko, dalawa na po talaga yung ginamit ko. So sa biyaya ng Panginoon, ito po yung ating naipon, no? Isang tabi, meron pa po doon sa iba. So sa inyong pong lahat, maraming maraming salamat po talaga sa pagsuporta nyo sa akin. Asahan nyo po na patuloy tayong mag-upload ng mga videos na pwedeng kapulutan nyo po ng aral o inspirasyon, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na nagnanais pong makarating po rito sa bansang South Korea, mga kababayan ko. Alright, katatapos lang natin magkudkud ng snow. So guys, ito yung ano natin, naipon, no? Ayan, oh. Kasyang-kasya po ito ng isang barangay, ng ano, para sa halo-halo ng buong barangay, kumbaga. So meron pa doon, ayan, meron din doon, ayan, ayan, saka meron din doon sa unahan. So kapag may snow po rito, ay talagang ganito po ang ating laging ginagawa, no? Kaya ikaw, kung gusto mong pumunta rito, kabayan, unang mong gagawin, nautala ako sa lamig. Palakasin mo katawan mo, kasi hindi po basta-basta yung lamig talaga rito. So ayan yung ano, so ayan, oh. So paglamig, negative 17, negative 15. Ayan, so far for this year, dito sa lugar namin, ang pinakamalamig ay negative 17 nung mga nakarang araw. Ayan, so gusto mo pa rin bang pumunta rito sa South Korea para magtrabaho? Ayan, pag-isipan mo ha, kasi ito hindi talaga basta-basta yung ano, yung lamig rito. So sa inyo pong lahat na patuloy na sumusuporta rito sa channel natin, nais ko pong magpasalamat. Merry Christmas po sa inyong lahat, and to God all be the glory. Saranghae, see you on my next vlog.